Ting pwede mong gawin is bayaran mo yung isang loan mo para mag 2 over 3, then yung ibabayad mo kasama yung naka-grade out na amount, ayan, pwede mong bayaran para magka-offer ka ulit. Pero kung wala namang grade out, walang amount, tapos nakalagay lang kunyari 57. Hold up. Hello! Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back po dito sa Almontero Tutorial. Ayan! So kung kayo po ay may mga katanungan, just drop your question dyan po sa comment section sa ating YouTube channel at pwede din naman kayong bumisita, excuse me, sa Almontero Tutorial sa Facebook. Ayan. Pwede nyo din akong puntahan sa aking personal account. Andyan po sa description ang mga link. Pwede nyo po ako dyan tanungin. Pwede po kayo dyan mag-check kung tayo ba ay legit or not. Ayan. So, yung topic natin ngayon is all about, oops, kung bago ka pa lang dito, don't forget to subscribe, mga kaibigan. Para naman lagi tayong updated sa mga, ayan, tulad nito, updated tayo. Kasi, baka mamaya old clients ka, tapos, eto, hindi mo pa lang ito napanood, maraming pagbabago. Okay, so, dati kasi, yung topic natin ngayon is all about G-Gibbs, which is, etong G-Gibbs natin is talaga namang nakikilala tayo na gagamitan natin yan ng payment links, which is dumarami na yung clients natin. And nagkakaroon tayo ngayon ng limited funds, so ibig sabihin, hindi lahat ma-accommodate sa inyong mga concern or gusto nyong magkaroon ng trading about your G-Gibbs to GCash, pwedeng-pwede, pero limited lang po. So, kung dati 24 hours or kung dati 7 days yung ating trading ng G-Gibbs, ngayon ay magkakaroon na po tayo ng limitations. So, yung limitations na sinasabi natin ay siguro Monday hanggang Friday na lang yung magiging trading natin since limited lang yung funds natin. And through this, iba na yung ano natin eh. Yung process natin is payment link, which is kayo po yung magpa-process ng sarili ninyo. Wala po kaming kailangang kuhain sa inyo. Wala po kaming kailangang... meron pala ako kukunin. Kukunin ko lang yung some information for the receipt. Kasi minsan kailangan namin ng resibo para sa invoice. Kasi nga tulad ng sinabi ko, magpapabayad kami ng mga bills ng mga clients natin. Okay? So, kayo po, kung pwede naman po kayong, kunyari, nag-aalangan kayo tapos kailangan nyo, pwede naman kayong magpa-reserve sa amin. Then, bibigyan ko na lang kayo ng date. Then, pag binigyan ko kayo ng date, tignan nyo na lang kung okay sa inyo yung date ng disbursement. Pero, meron din naman tayong real-time. Ang problema lang nito, tulad ng sinabi ko, limited nga lang. So, halimbawa, naka-apat or naka-limang clients na tayo ngayon, so, maaaring bukas na ulit. So, kung kailangan mo ngayon, hindi ko kayo mapagbibigyan. Kasi nga, tulad ng sinabi ko, limited na lang po tayo ngayon. Ayan. So, ang gagawin lang natin ngayon, itong video na to, is all about G-Gibbs. So, paano ba namin tinitrade ang inyong mga G-Gibbs? So, kung dati, hinahanapan namin kayo ng inyong mga MP, ng inyong mga OTP, ngayon hindi na. So, kayo po yung magpa-process ng sarili ninyo and kayo po yung maglalagay ng information. So, make sure lang na tama yung information na ilalagay natin kasi once na magkaroon ng problema, talaga namang hindi natin alam kung paano ang mangyayari. Hindi, joke lang. Kung hindi natin ilalagay yung tunay na information natin, tapos, halimbawa, hindi nyo naman nilagay yung tunay, tapos nagkaroon ng problema, baka mahirapan tayong magawa na paraan. Pero wala pa naman tayong nagiging problema so far. So, goods lang. Dire-diretso lang natin. Okay? So, dun sa mga nagtatanong, sir, papaano po ba yung process ngayon? Ano bang mga kailangan namin gawin? Wala kayong kailangan gawin. Tulad ng sinabi ko kanina, magbibigay lang po kami ng link. And itong link na to, dyan lang po kayo magbabayad. Then, gagamitin nyo lang po yung G-Gibbs ninyo. Okay? So, kung may mga katanungan kayo tungkol sa inyong mga loan, sir, hindi po ako makapag-loan sa G-Gibbs. Bakit kaya? So, maaaring mababa ang G-score mo, maaaring hindi ka pa pwede kay G-Gibbs. Tulad ng sa akin, wala pa akong G-Gibbs. Sir, 3 of 3 na ako, pero wala pa akong loan, wala pa akong available. Pag ba ako nagbayad,
bayad. Pag ba ako nagbayad, magkakaroon loan offer po ba ako? Yan po ay depende pa rin sa system ni GCash. Pero kung may nakikita ka diyang amount na grayed out, tapos 3 over 3 ka na, so pwedeng-pwede mong gawin is bayaran mo yung isang loan mo para mag 2 over 3, then yung ibabayad mo kasama yung naka-grayed out na amount, ayan, pwede mong bayaran para magka-offer ka ulit. Pero kung wala namang grade out, walang amount, tapos nakalagay lang, kunyari 57, 23, wag mo na pong subukan kasi ang madadagdag lang dyan, yung 57 or 23. Ayan. Okay, so doon sa mga katanungan po, wag po kayong mahihiyang mag-comment, wag kayong mahihiyang mag-follow, wag kayong mahihiyang mag-subscribe. So, nandyan po sa description ng aking personal account. Kung gusto nyo mag-legit checking, i-message nyo lang po ako www.facebook.com/almontero11. At kung gusto nyo namang puntahan ng aking page, www.facebook.com/almonterotutorial. Ayan, para naman kitang-kita nyo yung transparency. And ang pinakamaganda sa lahat, lagi kong sinasabi, pag may nagtatanong, sir, legit po ba to? Lagi kong sinasabi, saan nyo po ba ako nakita? Kung saan nyo po ako nakita, balikan nyo lang po yun. Then from there, tsaka kayo maghanap, tsaka kayo mag-explore kung legit ba tayo or hindi. Kasi kung hihingan nyo ako ng proof of transaction, hindi po ako nagbibigay ng proof of transaction, hindi po ako nagbibigay ng ID. So kung anong dahilan, i-message mo na lang ako. Okay? So ayan, yan lang yung sasabihin ko sa inyo sa tanong na, sir, legit ba? So ang sasagot ko lang, balikan mo kung saan mo ako nakita at i-check mo yung mga comments, mag-explore ka, andyan yung aking page, andyan yung aking personal account. Then kapag okay ka na, kapag meron ka ng konting tiwala, ayan, saka mo ako balikan at i-message at ipaprocess natin ng mabilisan. Okay, so yung pagpaprocess natin ng mga virtual money like G-Credit, like mga G-Gives, Revy Bills, ayan, mga ganyan, real-time naman po. Once na nagpa-process ako ng mga ganyan, real-time nyo pong matatanggap. Hindi po ako nagpapapending ng amount ng transactions, wala po tayong ganyan. Depende na lang sa sinasabi ko kanina, kung gusto nyong ma-reserve yung date na mapatrade kayo at sure na kayo, pwede naman kayo magpa-reserve, pwede kayo mag-transact ngayon, then ibibigay natin next time. Depende po yan sa usapan, okay? So, real-time po yung ating transaction, kaya huwag kayong mag-alala. So about sa service fee, message nyo lang po ako, doon po tayo mag-uusap. Dahil baka mamaya is maraming makakita. At tayo ay kalabanin. Hindi, joke lang po. Okay, so hanggang dito na lang po ang video na ito. So maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta dito sa Almontero Tutorial. Sana po ay maging okay tayo lahat. Mag-ingat po tayo, lalong-lalo na ngayon na mainit, uulan, ganyan. Mag-ingat po tayong lahat, okay? So, hanggang dito na lang ang video na ito. Once again, I'm Audrey Almontero. Don't forget to subscribe. Don't forget to like. Don't forget to click the bell para lagi tayong updated sa ating mga video. Nandiyan po yung aking description links para sa aking mga social media. I-follow and i-subscribe nyo lang po ako para lagi tayong updated. Paulit-ulit na. Bye-bye-bye! Thank you so much, mga kaibigan! Bye-bye!